napakarami ding mga hindi magagandang nangyayari, pero hindi ito makikita ng isang NPA, ng isang ordinaryong miyembro ng NPA, kung hindi siya parte nung sentrong pamunuan o nung mga nung leadership ng NPA at ng Communist Party of the Philippines. Si Ira, biglang wala na sa unit. Tumakas pala si Ira. Nung nahanap siya, di agad-agad pinamisyon namin siya, kinuha namin siya. Nung kinakausap namin si Ira, ayaw niya magsalita. Di nung dadalawa na lang kami, parang, oh bakit? Ano nangyari sa'yo? Bakit umalis ka? Ginirape ako. Kinalaw ako ni Diwa. Ganyan, nung CEO nila. Tapos sabi ko, bakit di ka nagsalita? Bakit umalis ka? Natakot ako eh. Nangyari yun sa tabi pa ng mismong kabady niya. Na ginapang siya ng CEO niya. Tapos di siya nakapanlaban. Pero nung panahon na yun talagang, parang hindi siya nakapagsalita. Umiiyak na lang siya. Tapos nung sinabi niyang, oo, ni-rape ako. Wala nang lumabas na salita sa bibig niya. Umiyak na lang siya. Tapos, nung nagkukwento na siya, dalawang beses pala siyang ginalaw nung kasama na yun. Nung gagawin na natin, kasi mo, na-rape si Ira. Hindi, sige, i-process natin. Pero ano natin, bilisan natin. Hanggang sa tumakas na lang yung kasama na yun. Yun ang rape kay Ira. Umuwi na siya. Tapos sila pa yung galit na parang, oh, nung ni-rape, ginusto niya yan. Ang sama ng pakiramdam ko. Kasi yung organisasyon na pinagkatiwalaan mo, yung organisasyon na pinaglaanan mo ng buhay, kumbaga pinagpalit mo sa pamilya mo. Tapos sila pa pala yung sisira sa sarili ko, sisira sa kinabukasan ko. Official to eh. Namumuno to sa partido. Namumuno to sa platoon. Ano na lang ang magiging reaksyon ng mga kasamang bago? Ano na lang yung magiging reaksyon ng kasintahan ko? Kasi nakaprogram na din kami ng kasal eh. Pag inilabas ko to, pag sinabi ko sa kasintahan ko to, madidismoral siya, panigurado. Madidismoral din yung mga kasama. Kaya kinimkim ko. Kinimkim ko yun. Nanahimik ako nun. Pero nung ibang kasama na yung gumawa na naman sa akin nun, na hindi naman ako nagbigay ng motibo, hindi ko naman sinasalubong yung kondisyon na binibigay niya sa akin, hindi ko binibigyan ng mali siya yung pakikitungo sa akin. Ngayon, kahit nakatabi ko yung ibang mga kasama, ginagapang ako. Alam mo yung pakiramdam mo na binabastos ka? Yung pakiramdam na minumulis niya ka, tapos kahit gusto mong sumigaw, hindi ka makasigaw-sigaw. Kasi hindi ko alam ano yung mangyayari sa akin pag pumalag ako. Kaya kinimkim, ano yun, yung pangalawang beses na ginapang ako ng isang kasama ulit, na pangalawang squad leader namin, yung una commander, CEO namin yun, yung pangalawang squad leader. Pero sabi ko, putangina, bakit naman ako ginaganito ng mga kasamang lalaki? Bakit naman nila ako ginaganito? Pinagkakatiwalaan ko sila eh. Kumbaga, hindi na lang sila simpleng kapatid sa akin. Hindi na lang sila simpleng mga kaibigan. Kasama ko sila eh. Magkakasama kami sa hirap at ginawa. Magkakasama kami sa gutom. Na kahit na napakahabang lakaran, magkakasama kami. Tapos nung sinabi ko na sa mga kasama kasi hindi ko na kayang pigilan. Parang, makaramdam ko, putangina, pag hindi ko inilabas to, baka may mangyari pa sa ibang mga kasama din. Baka gawin din niya to sa ibang mga kasama. Baka gawin din nila to. Ay, ang ginawa ko, nagpaabot na talaga ako sa komite. Ngayon, inabot ng isang buwan bago nila ako kinausap tungkol dun sa issue na ini-raise ko. Sabi nila, ano ba yung gusto mong sabihin kay kasamang ganito? Ang sinabi ko, kinedto ko, na ginapang niya ako, inawakan niya masiselang parte ng katawan ko, tapos nung nagpaanong umihilang ako, sinundan niya ako. Tapos if tinatanggi niya, baka naman nag-iilusyon ka lang, baka naman hindi ka talaga niya ginawakan. Pero naisip ko, tangina naman, kung kailan naman ako nag-open up sa inyo, tsaka noon yung naman sasabihin na baka guni-guni ko lang yun. Regarding sa rape na yung kaparusahan ay kamatayan, pero hindi lahat ay nakakatanggap ng ganong kaparusahan, lalo na kung miyembro ka ng sentrong pamunuan. May mga rape cases, pero bakit hindi pinapatay itong mga nangre-rape
dahil commander sila ng NPA. Alam niyo yung feeling na ang bigat-bigat sa pakiramdam na hindi ko na i-open dun sa kasintahan ko na may ganitong nakiyari sa akin na pang-aabuso sa loob. Tapos ang sakit-sakit pa sa loob kasi yung kasintahan ko gusto na rin niyang umuwi. Talag sabi na siya sa akin doon na tara, tumakas na lang tayo kasi wala nang nagbabago dito sa kilusan. May malaking problema na hindi na magbabago yung mga kasama. Wala lang katiyakan yung tagumpay ng revolusyon, sabi sa akin ng kasintahan ko noon. Pero sabi ko sa kanya, hindi, manatili tayo. Baka sakaling magbago pa, ako sa kanya, baka sakaling magbago pa. Kaya manatili muna tayo, bigyan mo pa na yung kalawang pagkakataon. Sabi ko sa kasama ko, sa kasintahan ko. Umabot na po na namatay na yung kasintahan ko. Namatay natin yung mga samantala sa akin ng pangalawa. Na-deploy na rin sa ibang unit yung una. Ang pinakamasakit noon, dismoralisado na ako dahil doon sa nangyari sa akin na pang-aabuso, namatayan ako ng kasintahan, namatayan ako ng mga malalapit na mga kasama sa akin. Tapos bandang ulit sabihin ako na babaliw. Ang pinakamasakit na lahat, alam mong isa pang kasama na namumuno din na kadre. Na mayroon ako pinapakitunguhan na sitwasyon, nandun ako sa point na depressed ako. Pero sinamantala pa rin niya ako, yung isang kasama din na CEO. Sinasabi lang samantalahan din ako, parang kinuko niya na... Kahit ayaw ko, ang ginawa niya, pinasok niya ako sa tent. Nakanuyan ako nun, tapos katabi lang ng mga tent, katabi lang ng tent ko yung mga kasama. Sinasadyaan niya na mag-ingay para maramdaman ng mga kasama. Tapos nung sinabi ko na ayaw ko, sabi niya sa akin, pumunta ka sa pwesto ko kung ayaw mo na marinig tayo ng mga kasama. Kasi kung di ka pupunta doon, dito mismo kita gagalawin. Sabi niya sa akin, kaya kahit ayaw ko. Kasi pinalikmalikan niya ako sa pwesto ko hanggat hindi ako nagpupunta sa kanya. Ay, napilitan akong pumunta doon. Paulit-ulit yun na may nangyari sa amin. Paulit-ulit. Kahit ang lapag na lapag sa loob ko kasi kakamatay lang ang kasintahan ko. Hindi na nila ako nirespeto bilang tao. Hindi na nila ako nirespeto bilang babae. Hindi na nila nirespeto yung relasyon namin nung kasintahan ko na namamatay lang. Hindi na nila nirespeto na nagluluksa pa lang ako nung panahon na yun. Pero ginanun na ako. Tapos nung nalaman nila na may nangyayari sa amin, imbis na parusahan yung kasama na yun, imbis na questionin yung kasama na yun, ako pa yung naging masama, ako pa yung naging mali. Nagluluksa ako, hindi ko naman ginusto. Hindi ko naman ginusto yung nangyari sa akin, hindi ko ginusto na ginapang ako, hindi ko ginusto na may nangyari sa amin. Hindi ko ginusto yun, pero ang ginawa, kinuhanan ako ng baril. Tapos sinabi nila sa akin, papauuwiin ka na namin. Kahit 10 oras ng gabi, sinundo ako ng magulang ko. Sinundo ako ng mga kapatid ko. At bago ako umuwi, sabi nila sa akin, huwag kang magpapahuli o magpapahawag sa kaway. Huwag kang susurrender. Kasi pag nahawakan ka na ng kaaway, gagamitin ka nila, sabi sa akin, o kaya papatayin ka nila. Tama na yung panahon, nagtatago ako sahil sa takot. Tama na yung panahon. Ito na yung oras para ilantad ko yung totoong nangyari. Mga walang iya kayo, wala kayong alam sa totoong nangyari sa akin. Wala kayong alam kung ano yung ginawa sa akin para sabihan niyo ako na malante, nabayaran at sinungaling. Wala kayong alam at wala kayong karapatan na sabihan ako na babaliw. Dahil alam ko sa sarili ko kung anong ginagawa ko. Alam ko yung tama at mali. At kahit napagbantaan niyo yung buhay ko ngayon, nakasaloob ako na lalabas at lalantad. Nasabihin ko yung buong katotohanan sa lahat. At huwag niyo nang itago.
Karamihan na may ganyan na nangyayari sa loob ng kilusan. Yung iba nga, paulit-ulit lang din yung mga nangyayari na pag yung mga kasamang babae na napagsasamantalahan. Natatakot na lang sila na i-open up yung nangyayari sa kanila. Dahil nga, hindi niya naman kinikilala. Tama naman na, sobra na. Ang dami nang namamatay. Wala nang patutunguhan tong digmaan na to. Ang dami nang nasirang kinabukasan. Ngayon ako, kahit gusto ko ngayon na mag-aral, na magtrabaho, hindi ko magawa dahil takot ako. Takot ako na pumasok sa isang institusyon dahil makagawin na naman sa akin yung ginawa sa akin sa kilusan. Tapos ngayon, gusto ko nang magbagong buhay. Gusto ko nang magbalik loob. Gusto ko nang ayusin yung buhay ko. Gusto ko nang makasama yung pamilya ko. Masama ba na tumulong ako sa pro-gobyerno para itigil na yung digmaan na nagaganap na to? Tapos sasabihan ninyo ako na taksil sa mamamayan at demonyo. At pagbabantaan ako, sasabihan niyo ako na nasa listahan na ako na nagkasala. Tama naman na.